Kumusta mga Kaguro? Ako si Briar. Nandito na naman kami para mag-share ng mga tips na sana ay magamitin nyo sa inyong klase. Ngayong araw, ang isi-share ko sa inyo ay ang aking back-to-school night tips. Noong nakaraang linggo, si Kaguro Jackie, kung hindi nyo pa napapanood, nag-share din siya ng kanyang back-to-school night tips. So ngayon naman, ako ang mag-share dahil sa susunod na linggo, back-to-school night ko na rin. So ang isi-share ko sa inyo ay ang limang main topics na talagang ibabahagi ko sa ating mga magulang sa aking klase. So ito ay, who am I? Pangalawa, what will Filipino be like for my child this year or trimester? How do I do this? How can you help your child? At how to be a good language learner? So una, yung who am I, very self-explanatory naman ho. Nagbibigay lang ako ng isang slide para ipakilala ang aking sarili. So, ang tip ko lang dito sa inyo, kung ano yung komportable kayong ibahagi sa magulang at sa mga pamilya ng inyong mga estudyante, yun po ang ilagay ninyo para makilala nila kayo ng mas mabuti. So, what will Filipino be like for my child this year? Dito ko pinapakita ang tools. Paano ko ba pinapakita ang tools? Pinapakita ko through an activity. So, halimbawa, magpapakita ko sa kanila ng isang infographic na i-interpret ng kanilang mga anak. Tapos, papakita ko sa kanila, dito ina-access ng anak ninyo. Unang-una, nagzo-zoom kami. So, ipapakita ko yung pinaka-learning management system namin, which is Canvas. Tapos, dun ko i-run through yung activity using our learning management system. This way, nakikita mismo ng mga magulang yung perspective ng kanilang mga anak pag nasa klase. Okay po? Tapos, pagkatapos kong ma-run through yung tools, mabilis lang po yun, like siguro isang minuto. Ipapakita ko lang yung activity, tapos ano yung ina-access ng kanilang mga anak. Pagkatapos nun, sasabihin ko sa kanila ang goals namin sa programa. So, ang goals ay to become confident communicators, to become global-minded citizens. Sinasabi ko dito, ine-elaborate ko ng konti na we teach the world through language. Tapos sa pangatlo naman, ang goal natin ay to be able to do meaningful communication. Kaya ang ginagamit nating mga topics sa klase are real-life topics or real-life conversations na maging meaningful at useful sa mga bata. Dito naman sa What Will Filipino Be Like for My Child This Year, pinapakita ko yung apat na principles na ginagamit ko sa klase. First is, facilitate language acquisition. So, importante to na binabahagi ko sa mga magulang na ang goal natin is ma-acquire ng inyong mga anak ang language. At pangalawa, plan for a variety of culturally rich and compelling activities. So, sinasabi ko dito na very relevant yung mga topics or themes. Dito ko ini-introduce pala ang thematic teaching at ang authentic resource. So, sinasabi ko sa mga magulang na dito ini-interpret ng inyong mga anak ay mga authentic resource, which is resources like videos, YouTube, commercials, mga shows, pwede ring mga infographics or articles that were designed for native speakers. Na ibig sabihin, maraming natuturo tungkol din sa kultura through authentic resources. Pangatlo, messages are understandable and lots of scaffolding is provided. So, dito nagsasabi lang ako ng halimbawa, paano ba nagsascaffold, halimbawa, nagbibigay ng mga conversation gambits, tapos pinapakita ko rin dito na gestures, marami akong pinapakitang gestures sa mga bata para ma-facilitate yung understanding nila ng language. Tapos, ang pinakahuling principle is, two students are honored and respected as individuals. Dito ko pinapasok yung perspectives, products, and practices. So, sinasabi ko sa kanila na kahit hindi Pilipino ang anak ninyo o kung Pilipino man sila na hindi nagpa-practice ng na iba ang kulturang nakasanayan, okay lang ito dahil nagmamatter sa klase, sa discussion, sa learning, kung ano yung home culture ng bawat estudyante. Okay. Sa how I do this, ang pinapakita ko sa kanila is how I don't teach. So, sinasabi ko na I don't make students memorize endless list of vocabulary. I don't teach students to conjugate verbs in Filipino. And I don't push for learning.
So, mahalaga ito kasi nga, di ba, thematic ang teaching at sinusunod natin ang standards ng American Council for Teaching Foreign Language. So, dito, sinasabi ko na hindi natin pinupush ang learning in a sense na hindi natin sinasabi sa bata na, oh, tatlong linggo na, hindi mo pa rin na-memorize yan. Kasi ang tinuturo natin dito is yung skill ng batang makapag-interpret, maintindihan yung mga input, yung mga pinapapanood natin, pinapabasa natin, or sinasabi natin sa kanila. At nirerespeto din natin na each student has different levels or ways of learning the language. Okay? Pagkatapos, dito ko rin ini-introduce ang comprehensible input. So, dito nagpapakita lang ako ng iba't ibang quotes na we acquire spoken fluency not by practicing talking but by understanding input. Dito kasi, di ba, sa paraan po ng pagtuturo po ng Filipino, input talaga ang mahalaga. So, dito inireiterate ko talaga na nagbibigay tayo ng authentic na input sa mga bata at tinuturuan natin sila na magkaroon ng ability na maintindihan ito and eventually, pag naintindihan na nila, makakasulat na sila at makakapagsalita na sila. And again, nagko-quote ako ng mga principles and practices of second language acquisition, which is language acquisition does not require extensive use of conscious grammatical rules and does not require tedious drills. So, dito ko lang binabahagi, mabilis lang, siguro 2 minuto, kung papaano ko tinuturo is through comprehensible input. Nagbibigay tayo ng input sa mga bata na ini-interpret nila at later on magagamit nila pag marunong na silang magsalita. And sa how can I help my child, dito pinapaintindi ko po sa magulang na acquiring the language is a slow process and it varies for everyone, but we must be patient. So meron akong nakuhang info na parang meme po na textbooks, grammars, and worksheets. So kilala yun nila, yan si Dre. Tapos listen to real and fun Filipino. Yun ang makakatulong sa mga bata na magbigay tayo ng authentic na material kasi doon nila ma-acquire ang language. Okay, so yung pinakapanghuli po is how to be a good language learner. Dito po, ang ine-emphasize ko lang dito, nire-run through ko lang po muna ng mabilis lang yung material. Pero ang pinaka-emphasis ko po dito is for them to be able to support their child also, it's very important that they encourage their child to act like a child when they learn the language. Di ba po yung mga bata, na-observe nyo po na kapag nagtatry po silang magsalita, yung mga maliliit na bata, hindi po sila conscious kung tama ang grammar o tama ang pronunciation, pero nagpo-produce lang po sila kung ano po yung kanilang narinig at kung ano po yung sa tingin nila ay tama. So dito po ini-emphasize ko lang na i-allow nila ang kanilang mga anak na magkamali at wag si- para hindi maging conscious to have lack of self-consciousness when trying to produce the language. So wag po nilang i-correct ka agad or sabihin, oh, mali yan. So dun po, yun po yung ini-emphasize ko dito. At another thing po pala is yung ini-emphasize ko rin dito is listening, na kung may opportunity po sa bahay na ma-expose nila yung kanilang mga anak sa Filipino language, sinishare ko po na sa Netflix, maraming pong mga palabas na Filipino o Tagalog ang salita. At sa YouTube, marami din. At sa YouTube Music or Spotify, maraming mga magagandang kanta sa Filipino. Para lang mas ma-expose yung bata dun sa language at slowly ma-acquire niya ito. Okay, so yun lang po. Sana po ay nakatulong po ito sa inyo. So again po, ang pinapakita ko lang po sa aking back to school night is who am I? What will Filipino be like for my child this year or trimester? How do I do this? How can you help your child? And how to be a good language learner? Sana po ay makatulong ito at kung meron pa po kayong ibang mga gusto na ibahagi namin, mag-comment lang po kayo dito sa YouTube na ito. Maraming salamat! Kung may tanong pa po kayo, huwag niyo pong kalimutan isulat sa ibaba at huwag niyo kalimutan mag-like at mag-subscribe. I-follow ang aming Facebook page na Resources for Filipino Language Teachers at saka Kaguro US. Salamat!